So ayan guys, mayong hapon sa tanan or maupay nga kulop kung sa waray-waray. Magandang hapon sa Tagalog. Good afternoon sa English. Yan. Yun yung mga lingwahe ng bansang Pilipinas. So for today's vlog, kumuha po ako ng papaya kasi wala akong pasok ngayon. Half day lang kami ngayong Holy Wednesday. So naisipan ko kasi yung papaya doon sa likod na tumba, maraming bunga, kumuha ko ng isa. So pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko dito. Sabi ko, maggagataan ko, lalagyan ko ng manok, or sasabawan ko, lalagyan ko ng manok. So yung ngayon, isipan ko sasabawan ko na lang to. Bibili na lang tayo ng manok tapos sasabawan natin. Tamang-tama yung ano, yung weather. Yung panahon is maginaw. Katatapos lang ni Bagyong Agaton at saka Bagyong Basyang. So thanks God, dito sa lugar namin, hindi masyadong malakas yung mga bagyo na yun. So nakakaawa naman yung mga lugar na sinalanta ni Bagyong Agaton. So makikita nyo guys sa mga news, mayroon mga nasawi sa Bagyong Agaton. May landslide, may mga baha sa iba't ibang parte ng Leyte. So condolence sa mga pamilya nasawi yung mga membro or kasapi sa pamilya. Mayroong mga nasawi, lalong-lalo na doon sa Abuyog and then sa Southern Leyte, sa Baybay Leyte. Mayroon doon na mga casualties due to landslide, guys. So ayan, itong papaya na to, balatan na natin. Pagkatapos balatan, iwala ditong ano, stock na walang laman yung rep. So bibili tayo ng manok. Meron, magbabike tayo ngayong hapon. So yung mga housemate ko guys is papunta sila ng simbahan. May naliligo at saka nagbibihis ata sila sa likod. Papunta sila ng simbahan para magsimba. Kasi sabi ko sa kanila, magsimba kayo kasi ngayong Holy Week. So wala naman tayo masyadong ginagawa, so magsimba kayo. Ayan, binalatan na natin yung ating papaya. So tatanggalan natin ang buto. Hiniwa natin siya bago natin balatan kasi nahihirapan ako magbalat na buo yung papaya. So yung ginawa ko is hiniwa ko yung papaya. Kasi yung peeler natin is ano, nahihirapan ako magbalat na hindi, dapat ihati-hati natin yan. Ayan, yung peeler natin para mabilis tayo, para mabilis balatan. So habang tayo nagbabalat ng papaya, ayan, lumapit yung isang dalaga sa atin. Kasi yung suot niya is galing yan sa ukay-ukay. Nabili niya daw ng 180. Pag binibigyan ko sila ng pera, namimili yan sila. Sabi ko sa kanila, wag muna yung mga mamahal. Yung binili nila is sa ano, sa ukay-ukay. Ayan, hindi magkasya sa kanya, maluwag sa kanya kasi slim si Angel. So pinapalagyan niya ng perdible yung ano ba, pin. Sabi ko sa kanya, hindi maganda tingnan kasi pag may tao doon sa likod mo, pagtatawanan kasi may perdible yung sa likod mo. Dapat kaya mo lang muna ngayon. Kaya hindi naman, daw hindi naman tayo magtatagal, hindi ka naman magtatagal sa simbahan. Kasi sa dapat,
dito yan sa ano sa loob ina ano ina ano dito, nakikita dito yung ano perdible, nakikita perdible yung hindi maganda tingnan pag titingnan ka sa likod na may tao sa likod tapos tatawanan ka ganun lang muna hindi naman yan hindi naman yan. So ayan guys, hindi na kontento talaga, pinatahi niya. So instead of perdible yung inilalagay natin, so yung ginawa natin, yung ginawa ko is ano, pinatahian niya. Yan, tinahian ko naman. Ay nang kong buhay na to. All around tayo guys, pwede tayo manahi, pwede tayo maglaba, pwede tayo magluto. Ayan, ano tayo. Napipressure kasi ayaw niya ayan yung ating cutter, yung ating ngipin, yung cutter natin sa sinulid, tatlong tahi yan tapos para mag ano siya sa kanya mag fit kasi naluluwagan siya, slim kasi siya. So ayan, ginawa ko, tinahian ko ng tatlong beses tapos ayan nag fit na sa kanya. Sabi ko sa kanila, sa kanya, saga lang kasi meron naman tayo mga damit. Ayan, kaso lang maluluwag. Nabili nila yan sa nila ni Ate Sydney niya ng 180 daw. Sa okay. Binili nila. Maganda naman, bagay naman sa kanya. Kasi guys, kahit anong ano, bago yung suot natin, kahit anong kagara pa yung ano, kamahal pa yung suot natin kung hindi tayo babagay, di ba? Wala din silbiyan. Ako nga yung mga damit ko din is mga ukay-ukay din. Bagay man. Ilan bilhin nyo yan? Magkano? 190. Ha? Ay, 190. Ah, 190? Akala ko 50. Yung mask dapat ano, puti, may puti doon. Di man. Hello. Dapat ore mask. Dito lang nakikita tayo now. Tanggalin mask. Tanggalin yung mask. Dito tindahan, dito. Hindi tindahan. So yan guys, yung dalawa kong housemate, magsisimba sila kasi ngayon Holy Wednesday. Magsisimba sila. Yung mga damit nila, nabili nila sa Ukay-Ukay, yung kay Angel, maluwag sa kanya. So, ginawa natin, pinatahi sa akin. Imbis na nag-ano ko dito ng papaya, ayan, nagtahi pa tayo sa sinuot niyang ano, dress. Kasi sabi ko sa kanya, magantay-antay lang, makakabili din tayo ng bagong mga dress. Sabi ko sa kanya, yung unahin natin ngayon, importante nag-aaral kayo. At saka, nakakain tayo. Yung mga dress, sapatos, nakakabili lang kami niyan pag mayroon tayong ano, extra income. Mayroong extra tayong pera. 'Yun, bumibili tayo ng ano ng mga damit nila. So sabi ko sa kanila ngayon, sa ukay-ukay lang muna tayo bibili o sa ukay-ukay lang muna kayo bumili. Saka na tayo bibili ng bago pag kumikita na tayo ng malaki. Sabi ko sa kanila. Andun na sila sa simbahan, guys, kasi may simba. So ako ngayon, magluluto ako dito. Pag uwi nila, mayroon na niluto. So ayan guys, abangan nyo mamaya. Yung kay Angel kasi, mano, maluwag sa kanya kasi payat siya. Ang importante, nag-aaral. Tapos nakakain kami tatlong beses sa isang araw.
yun yung sabi ko sa kanila. Yung mga luxurious things, yung gaya ng cellphone, gaya ng mga damit na meron naman silang mga damit. Kaso lang limited lang. Kasi hindi kaya ng powers ni Tito Lux. Bibili tayo ng mga bago. Meron pa naman silang kung pwede tayo bumili sa Ukay, di ba guys? Pwede man sa Ukay, mas branded pa nga sa kay Ukay. Medyo bago nga yung dress, pero hindi naman bagay. Nakita nyo naman bagay sa kanila yung mga dress nila sa Ukay-Ukay yun. Magbibili tayo sa mall ng mga bago, pagkatapos hindi naman babagay. Yun yung sabi ko sa kanila. Ako nga hindi ako makabili ng mga yung mga kagamitan ko, yung mga pantalon ko at saka mga short ko galing din sa Ukay-Ukay, guys. Yung bago lang na binibili ko sa mall is yung sapatos, kasi sa Ukay-Ukay yung sapatos hindi na magaganda, tapos walang magkasya sa akin. So ayan, yung sapatos ko din hinihiram ng pamangkin ko. Let's say for example, may bago akong sapatos, hinihiram ng pamangkin ko pero hindi na sinasauli. So ngayon, ginagamit kong sapatos, isa na lang. Yung all around, sa trabaho, kung saan ako magpunta, isa lang yung sapatos ko. Sabi ko sa mga housemate ko, magtsaga lang muna tayo kasi mag-aral kayo ng mabuti para magkaroon kayo ng kita, magkaroon kayo ng magandang trabaho. Sabi ko, ako nga, kung tutusin nga guys, pwede ako magliwaliw, pwede ako magbarkada kung saan-saan, kasi yun nga, bachelor tayo. Pero nilulukbak ko sila. So lahat ng pamangking ko is maswerte sa akin, guys. Sabi ko sa kanila, basta pagsikapan nyo lang sa pag-aaral, darating din kayo dyan sa mga bago-bagong damit na yan, bago-bagong sapatos. Nabibilhan ko sila, guys, kasi for your information, yung mga sinusuot nila lahat, o yan, binibili ko yan sa kanila. Yung mga kinakain namin, akong bumibili, yung bills dito, sabi ko sa kanila, wala na tayong time bumili ng, or wala na tayong chance bumili ng mga ganyan. Kasi sa mga bills pa lang natin dito, tubig, kuryente, tsaka internet, sabi ko sa kanila. So, ang importante, may mga damit pa kayong sinusuot, mayroon pa kayong mga sapatos. Ayan. Diba guys, dapat hindi naman lahat na idadala sa mga bago-bago na yan. Sabi ko sa kanila, yun yung sinasabi ko lagi sa kanila. Kasi medyo nagtatampo sila na ganyan. Yung iba dyan, nakikita nila may bago. Sabi ko sa kanila, huwag kayong maingit sa mga ganyan. Ang importante, maganda kayo. May mga bagong damit nga, may mga bagong sapatos. Tingnan nyo naman yung mukha. Sabi ko sa kanila, doon na lang tayo bumawi sa mga tsura nyo. Yung mga mukha nyo. Oh, at least, kahit anong isuot nyo, maganda kayo. Di ba guys? Tama. So ayan guys, nag-drive ako ng ng bike. Bumili tayo ng manok. Manok. Halagang 150. Saka yung sibuyas. Gagamitin natin kasi magsasabaw tayo ngayon kasi maginaw. Tama-tama sa panahon. Maginaw. Kauhu pa lang ng bagyo. Tapos, bumili tayo dito ng saging. Yung saging, nabili ko ng 60 pesos. Yan o. 60 pesos yung bili natin dyan. Kasi tag 40 yung kilo. Tag 40 yung kilo ng saging. Para pagdating ng mga dalaga sa bahay, nakaluto na tayo. So yan guys, kumukulo na yung ating tinolang manok with papaya. Tamang-tama sa malamig na panahon. Yan, marami yung niluto natin kasi hanggang bukas yan ng umaga. Pag magluto ako guys, sobra-sobra. Para mauulam pa kinabukasan. Kasi sayang yung butane. Luto. Pati yung kanin, dinadamihan ko na din. Para bukas ng umaga, mayroong bahaw. Tsaka ito, initin lang to bukas. Yung ating tinolang manok.
Lagyan na natin guys yung ating malunggay. So ayan guys, that's it. This is Tito Logs TV. Sa mga hindi pa nag-subscribe o sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para kayo maging updated sa mga videos na i-upload po ni Tito Logs. Bye bye guys. Antayin ko pa yung aking mga dalaga, nasa simbahan pa po sila. Ayan, magsisimba kasi sila kasi Holy Wednesday ngayon. So ako naiwan dito sa bahay. Ako yung nagluto. Yan, may kanin at saka ulam. So ayan guys, bye bye guys. Thank you for watching.